Nakasunod lang si Isabel kay Nico patungo sa front door ng isang malaking rest house na tinutuloy nila sa Cebu. Dala-dala ng lalaki ang mga bagahe nila kahit sinabi niyang siya tutulong. Pagkarating nila kanina sa Cebu, ay dumiretso na sila sa branch ng restaurant ni Nico. Kasama siya nito sa mga meeting with the employees. Tumulong din siya sa ilang gawain sa restaurant nang dumagsa ang mga tao. Alas 10 ng gabi na makarating sila sa rest house na pag-aari din ni Nico. Nico pressed the doorbell. Sandali lang ibumukas ang front door at sumalubong sa kanilang isang babae na nasa 50s na siguro. Nico, iho. Masayang bati nito. Napatingin sa kanya ang babae at nakita niya ang panlalaki ng mga mata nito. Oh, may kasama ka. Parang hindi pa makapaniwala nitong sabi. Mabel, siya si Isabel. Pagkapakilala ni Nico pagkapasok sa loob ng rest house. Isabel, siya si Mabel, ang caretaker ng rest house na to. Masaya akong makilala ka, iha. Nakangiting bati ng babae. Tumagin mo na lamang akong tiya, Mabel. Kumain na ba kayo ng hapunan? Tumingin ito kay Nico. Maghahanda ko kung gusto nyo. Ako na magluluto. Presenta ni Nico. Mabel, ikaw na bahala magdala kay Isabel sa guest room. Inilapag nito ang gamit niya sa sahig bago siya sinulipan. Feel at home. Nagpasalamat siya at sinundan nito ng tingin. Ibinalik lang niya ang tingin kay Tia Mabel ang hawakan nito ang kanyang kamay. Sasamahan na kita sa magiging kwarto mo, iha, sabi nito. Ngumiti si Isabel at pinitbit ang sariling damit. Nagpatangin na lang siya sa babae hanggang sa makarating sa guest room. The room was huge and everything was made of wood. May malaking king-size bed sa pinakagitan ng kwarto. Sa isang parte ng dingding ay built-in closet. Mayroon ding couch doon. It also had its own bathroom. Dito rin po ba kayo nakatira? Tanong niya sa babae. Hindi. May bahay kami malapit lang din dito. Kasama ko doon ang aking pamilya. Ipinatayuin ni Nico para sa amin. Tumungo-tangong si Isabel. Naupo sa malambot na kama. Tumabi naman sa kanya si Tia Mabel. Hindi nito inalis ang pagkakatingin sa kanya. Ngayon lang nagsama ng girlfriend niya dito si Nico. Sabi nito. Hindi po niya ako girlfriend. Nahihiya niyang sabi. Nalaglag ang mga balikat ni Tia Mabel. Magkaibigan lang kayo. Hindi alam ni Isabel ang sasagot. Hindi niya alam kung pwedeng tawagin pagkakaibigan lang ang kung ano mayroon sa kanila ni Nico. Empleyado po ako ng restaurant niya sa Makati. Isinama lang niya ako dito dahil sa trabaho. Sagot na lang niya. Taon-taon ay bumabalik siya dito sa Cebu dahil sa trabaho. Alam ko rin may sinasama siyang empleyado. Sandali itong huminto. Pero ito ang kauna-unahang pagkakataon. Nagsama siya ng empleyado sa rest house na ito. Ang iba ay pinapatuloy niya sa isang hotel. Ngumiti ang babae. Espesyal ka siguro sa kanya. Isabel blushed. Nagyukos siya ng ulo. Hindi na gusto magpa-apekto. Mahinang tumawa si Tia Mabel. Siya, magpalit ka muna ng damit, iha. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako. Tumango siya at nagpasalamat. Pagkalabas ito ng kwarto, ay pabagsak siyang napahiga sa kama. Ilang sandali na nakatitig lang siya sa chandelier na nasa kisame. Dick was kind to her. Pero hindi na gustong bigyan ng kahulugan iyon. He was a caring person. Posible na naaawa lang ito sa kanya. Pinikit ni Isabel ang mga mata. Dapat ang muna niyang tigilan ang pag-iisip na makakapagpagulo sa kanyang isipan at puso. Nandoon siya ngayon sa Cebu. Kahit padal sa trabaho, ay gusto rin niyang humanap ng oras para makapag-relax. Pagkatapos mag-shower at magpalit ng damit, lumabas siya ng kwarto para maglakad-lakad sa loob ng rest house. The rest house was a picture of peace and serenity itself. Nakatayuin sa isang seaside. Lumapit si Isabella sa isang bintana at pinagmasdan ang dagat na matatanaw mula roon. May mga ilo sa labas kaya nakikita niya kahit madilim ang paligid. Pakiramdam tuloy niya ay nasa isang oceanfront or deluxe hotel room siya. Pinagpatuloy niya paglakad-lakad. Napatigil sa isang tapat ng wooden built-in shelf sa isang parte ng living area. May mga picture frame na nakapatong doon.
Napangitin siya na makita ilang childhood photos ni Nico. He was smiling in all those photos. May picture din ito na may kasamang isang babae. Pareho nakasuot ang dalawa ng LAPD police uniform. Nakaakbay si Nico sa babae at pareho nakangiti ang mga ito. The woman in the photo was beautiful. Morena ito at mukhang Pilipina. Her hair was long and black. Nalipat ang tingin ni Isabel sa katabing picture frame niyon. It was a photo of Nico and that woman again. Pero pareho nakakasual clothes na. May kargang isang batang babae si Nico. Siguro rin sa dalawa o tatlong taong gulang pa lamang ang bata sa picture na iyon. Pinakatitigan niya ang batang nasa picture. She looked a lot like Nico. Natigilan siya. Was this a... Iha? Nagulat siya na marinig ang boses sa Tia Mabel sa likuran. Mabuto na lamang at napigilan niya mapasigaw. Napatingin siya rito. Pasensya na po. Natataranta niya yung sabi. Nagtitingin-tingin lang ako at... Marahang tinapik ni Tia Mabel ang kanyang balikat. Ayos lang, Iha. Pasensya na kung nagulat kita. Tinignan nito ang picture na tinitingnan niya kanina. Pamilya yan ni Nico. Napamaang si Isabel. Tama siya sa naisip. That was a family picture. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit siya nakaramdam ng pananakip ng dibdib. Iniiwas siya ang tingin kay Tia Mabel. Hindi ba siya nakikwento ni Nico? Tanong ng babae. Umiling siya. Hindi naman po kami magkaibigan. Itinuro nito ang babaeng nasa picture. Siya si Tricia. Siya rin siyang police officer sa Los Angeles. Gaya ni Nico. Ang batang ito naman ang kanilang anak, si Claire. Bilang lang sa mga daliri ang nakakaalam ng tungkol sa pamilya niya, sabi ni Tia Mabel. May lungkot sa boses. Iniiwasan niya yung pag-usapan. Napatingin siya rito. Bakit po? Nasaan ang kanyang asawa at anak? Mahabang sandaling nakatitig lamang sa picture si Tia Mabel bago sumagot. Patay na sila. Mahigit 4 taon na ang nakakaraan. Hindi na itago ni Isabel ang pagkagulat. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay hindi na para sa sarili, kundi para kay Nico. Hindi siya makapagsalita. Hindi alam kung ano ang sasabihin. That was the reason why Nico turned cold. He lost important people in his life. He lost his family. Tumingin sa kanya si Tia Mabel. Matagal ko nang kilala si Nico. Bata pa lamang siya ang katrabaho na ako para sa kanyang mga magulang. Napakabuti niyang bata. Napakarami na rin niyang pinagdaanan. Nangilid na ang mga luha nito. Hindi ko siya gusto makitang palaging mag-isa. Hindi ko gustong patuloy niyang sisihin ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang mag-ina. Hinihiling ko na sana makita ko ulit siyang nakangiti na masaya. Pakiramdam ni Isabel ay may tumutusok sa kanyang mga karayom sa kanyang puso. Bakit? Bakit sinisisi ni Nico ang sarili? Napakarami niyang tanong. Pero alam niya na hindi tamang itanong iyon sa iba. Gusto niyang kay Nico manggaling ang lahat. Pinunasan ni Tia Mabel ang mga luha sa pisngi bago ngumiti. Naniniwala ako. Makakahanap pa ulit siya ng kasiyahan. Pinagbasdan siya nito sa loob ng ilang sandali bago hinawakan ang kanyang mga kamay ng mahigpit. Mabuting tao si Nico, Iha. Mas pinipili niya masaktan kaysa makapanakit ng iba, kaya inalayo ang sarili sa iba. Pero alam ko sa puso niya, gusto ulit niya maging masaya. Nangilid na ang mga luha ni Isabel. Hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya. Nalulungkot. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto ng kanyang puso na makita rin masaya si Nico. Mayroon na bang parte sa kanyang puso para sa lalaki? Dumb her heart. Pasado alauna ng madaling araw, pero hindi pa rin makatulog si Isabel. Lumabas siya ng kwarto para magpahangin sa terrace na nakita niya kanina. Kanina pa hindi mawala sa kanyang isipan ang nalaman tungkol kay Nico. Kanina sa dinner, hindi nito gaano nakausap, pero pasekreto niyang pinagmamasdan. Napatigil siya sa paglabas sa terrace na makita nakatayo doon si Nico. Atrasa sana siya para bumalik sa kanyang kwarto
pero mukhang naramdaman nito ang kanyang presensya. Lumingon ang lalaki. Sandali nagtama ang kanilang mga mata. There was no expression in his dark brown eyes. Maybe because of the emptiness he was feeling. Iniiwas niyang tingin. Gising ka pa pala. Bati sa kanya ni Nico. Ikaw din, sagot niya. Itinuloy na ang paglabas sa terrace. Tumayo sa tabi nito. Nico was holding a glass of wine. Want to join me? The wine is good. Makakatulong para makatulog ka na maayos. Tumango na lang siya. Maybe, she needed that too. Lumapit si Nico sa glass table na nasa gilid ng terrace at kumuha ng wine glass. He poured wine on it before giving it to her. Tahimik lang ininom ni Isabel ang wine. It was really good. Sinulyapan niya si Nico na naupo na sa isang wooden chair. Gusto niya magtanong, pero hindi naman alam kung paano magsisimula. May tatanong ka ba, Isabel? Narinig niya ang tanong ng binata. Kanina ka pang dinner, sulyap ang sulyap sa akin. Pinamulahan siya ng mukha. Nalagok niya ang wine sa hawak na baso bago naupo sa isang upuan. Ipinatong niya ang baso sa maliit na table na nakapagitan sa mga upuan nila ni Nico. Nakita ko ang picture ng family mo sa living area kanina. Lakas sa loob niyang sabi. Walang mangyayari kung hindi siya magtatanong. Kung ayaw nito magkwento, ayos lang, maintindihan niya iyon. Natigilan si Nico. Inilapag nito ang hawak na wine glass sa mesita bago inilipat ang tingin sa unahan. Hindi nagsalita. Nabanggit din ni Tita Mabel ang nangyari sa kanila. Dugtong pa niya. I'm sorry. Hindi ko sila sadyang makita ang pictures na yon. I told Mabel to hide those pictures. Umiiling na sabi nito. Mahabang sadaling nakatitig lamang si Isabel sa lalaki. Walang emosyon na mukha nito. What happened to them? Mahina niyang tanong. Kumiyo ang mga kamay ni Nico. She could see his jaws clenching. Hindi ito nagsalita. Yumuko siya. Okay lang. Kahit hindi mo sagutin, sabi niya. Naintindihan ko. Siguradong napakasakit para niyon sa lalaki. Kaya naman, hindi niya gustong mamilit. It was still his private life. Hindi niya alam kung ilang minuto ang lumipas na nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Nagulat pa siya na marinig na nagsalita si Nico. It was a bomb. Mapait itong sagot sa kanyang tanong. Namatay sila sa pagsabog noon sa bahay namin sa Los Angeles. Natutop ni Isabel ang bibig. Napakasakit na sa kanya na marinig iyon. Paano pa kaya kay Nico? Yumuko ito. Ngayon na nakikita na niya ang paghihirap sa mukha nito. Napilit ay tinatago sa iba. That bomb was sent for me. Noong panahon na yon, hawak namin ang kaso ng isang drug lord. I didn't let go of the case and pursued it despite all the threats I received. Kaya nadami ang aking pamilya. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang pumatay sa kanila. Pakiramdam niya may bumibiyak sa kanyang puso habang nakatingin sa lalaki. She could feel his pain, his anger. Nasa trabaho ako noon at wala akong nagawa. Isinubsob din ko ang mukha sa dalawang kamay. Hindi ko man lang sila nailigtas. Hindi ko sila naprotektahan. Tumayo si Isabel at lumuhod sa harap nito. Ipinatong niya ang mga kamay sa tuhod nito. Nico, masuyong sambit niya sa pangalan nito. She wanted to comfort him. God, she wanted to take away all his pain. Pero hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung magagawa ba niya iyon. Tumingin sa kanya si Nico. She saw pain in his dark brown eyes. Maraming nagsasabi na mapanganib akong tao. Sabi nito sa basag na boses. Umiling siya. Hindi. She felt safe every time she was with him. Yes, I'm not. Pagpapatuloy nito. Hindi ako mapanganib. Pero ang bundong ginagalawan ko ang mapanganib. Marami akong kaaway, Isabel. Maraming migalit sa akin dahil sa aking trabaho. Ako ang dapat na namatay noon. Hindi sila. My daughter was just 4 years old. Pumiyok na ito. Her heart broke into pieces.
when she saw tears falling from Iniko's eyes. Tumayo siya at nayakap ito ng mahigpit. Hinayaan niya itong umiyak sa kanyang dibdib. Sinumsob ni Isabel ang mukha sa buhok ni Nico. Hindi na napigil ang mapahigbi. Pakiramdam niya ay may nakabara sa kanyang nalamunan. It's not your fault. Masuyo niya ang bulong. It's not your fault, Nico. Don't blame yourself. It's my fault. Marin itong sabi. No. Pinakawala niya si Nico at muling lumuhod sa harap nito. Hindi ikaw ang pumatay sa kanila. Hindi ikaw ang nagdala ng bomba na iyon para kumuha ng mga inosenteng buhay. Hindi ikaw ang dapat na nagdurusa ngayon. Ikinulong niya ang mukha ng lalaki sa makabilang palad. Please, stop blaming yourself anymore. Alam ko na hindi yung gusto mangyari ng asawa at anak mo. Mahabang sandaling nakatitig lamang sa kanya si Nico, hindi naman siya nag-iwas ng tingin. Hindi lang dapat ako ang nakilala ni Tricia. Mapait itong sabi. All I brought her was pain. Hinaplos niya ang pisingin ng binata bago umiling. Nakita ko na masaya ko sa pictures na iyon. Masaya ang pamilya. I saw you smiling in those photos, Nico. Huwag mong pagsisihan ang mga bagay na nakapapasaya sa'yo. At huwag mong ilayo ang sarili mo sa ibang tao dahil sa nakaraan na iyon. Huwag kang matakot na masasaktan mo sila. Nginitian niya ito. May rason ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, Nico. Hindi nagsalita si Nico, pero hindi naman inaalis ang pagkakatitig sa kanya. I won't know how painful it is. Pagkapatuloy pa ni Isabel, yumuko. But you have to let go of the past, Nico. Take a step forward to another future and forgive yourself. Hindi tama na habang buhay mong sinisisi ang sarili mo. Tumayo na siya. Alam ko na gusto rin ang pamilya mo na maging masaya ka ulit. Mahabang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila, nakayuko lang si Nico, hindi nagsasalita. Pumihit siya paharap sa balustre ng terrace at pinagbasan ang dagat na nasa harap. Tumingala siya sa kalangitan at nakita ang bilog na buwan. It was giving lights to the darkness of the night. Napalingon siya kay Nico na makarinig ng paggalaw. Nakatayo na rin ito, lumapit at tumabi sa kanya. Saka tumingala rin sa buwan. Pinagmasdan ni Isabel ang lalaki. He looked handsome under the moonlight. She saw the weak side of this man, and it just made her more attracted to him. Damn, she couldn't deny it any longer. Thank you. Narinig niya ang bulong nito. Hindi pa rin inaalis ang tingin sa buwan. Bumuntong hininga siya. I want to see you smile more, she murmured. Like in those pictures. Binaba ni Nico ang tingin sa kanya. They stared at each other's eyes for a long time. Hindi na maalis ang tingin dito. Hindi rin mapatigil ang malakas sa tibok ng puso. Humakbang papapalapit sa kanya si Nico. He then cupped her face in his hand and moved his face down to kiss her on the lips. Nagulat siya sa hindi inaasahang paghalik sa kanya, kaya na-estatwa siya sa loob ng ilang sandali. Mas tumindi pa ang bilis ng tibok ng puso ni Isabel dahil sa paglalapat ng kanilang mga labi. His lips were warm and hers. Why was he? Her mind shut off when his lips moved gently. Ipinikit niya ang mga mata at nagpatangay sa halik na iyon. Automatic ko rin tumasa kanya mga kamay para yumakap sa katawan ni Nico. Higit pa niyang isinagsik ang sarili rito. He was so warm. Hindi na niya alam kung kailan nagsimulang tumugon ang kanyang mga labi sa halik nito. They kissed for a long time. Naghiwalay lamang ang kanilang mga labi ng parehong maubusan ng hininga. Isabel, narinig din sa mate Nico sa kanyang pangalan. She shivered. It sounded so good coming from his lips. His voice was husky. Imunulat niya ang mga mata at sinadubang ang tingin nito. She could see fire in his dark brown eyes. Nalaki ang kanyang mga mata na bumalik sa realidad ng isipan. What was she doing? Bakit niya ginawa iyon? Mabilis ay hinakot ni Isabel ang natitirang lakas ng katawan at lumayo sa lalaki. Matutulog na ako. Taranta na yung sabi bago nagmamadaling pumasok sa loob. Dahil medyo madilim sa rest house, ay nabangga pa siya ng ilang furnitures papunta sa kanyang kwarto. Pagkapasok sa loob,
ay nawala na ng lakas ang kanyang mga tuhod at pabagsak nung napaupo sa sahig. Itinas niya ang isang kamay para haplusin ang mga labi. She could still taste Nico's lips. She could still feel his warmth and it was making her crazy. What had she done? Naiinis sa ginulo ni Isabel ang sariling buhok. Hindi niya alam kung paano pa haharapin ang lalaki ngayon. Baka hindi niya nakontrol ang sarili.